Ba't mo kinukuha yung blood sample si Agent Casimir at Agent Caranzo? Wala, may i-run na ako na test. Ako nang gagawa niyan. Trabaho ko naman yan eh. Hindi na, ako na. Kasi gusto yung mga iba mong ginagawa. Eh, pabahala. Mas makakit eh. Ano namang ginagawa niyo dito, ha? Eh, kasi si Kuya Giuseppe, pinakaliman yung laptop mo. Ikaw! Anong ginagawa mo dito? Alam ba ni Lolang nandito, ha? Eh, bagong negosyo ko to eh. Kapapasok ko lang, kaya lagi dapat nasa opisina ako. Nag-export kami ng fish sa Amerika, sa Canada, sa China. Pisos ka pa dyan. Chong, ang layo naman ng IT business dito sa Patisan. Di ba? At saka, ba't di mo sinasabi kay Lola? Eh, alam mo naman si Lola, nagagalit sa akin kasi hindi ko naalagaan yung IT company. Eh, paano kung malaman niya may isa pa akong negosyo? Lalo magagalit sa akin yun. Alam mo naman, ayaw nakikita na papagod nun eh. Talaga lang, ha? Oo. I smell something fishy. Siyempre, nasa Patisan tayo. Alam mo, mabuti pa umuwi na kayo. Magulo dito. Pero, bro. Umuwi na kayo. Hindi, ano eh. Uwi na! Uwi na! Uwi na kami. Thanks na. Okay. Ayon sa report ni Agent Caranzo, sugatan si Palo sa huling enkwentro. Kailangan niyong bantayan lahat ng ospital, lahat ng entrada nito. Kung sugatan si Palo, sigurado magpapagamot ito. Sabihin ng ano? DNA test yan ni Giancarlo at ni Fabio. Meron kang hindi sinasabi sa akin, Alessandro. Alam mo ba to all this time? Oo, matagal ko nang alam to. Anak ni Fabio si Giancarlo kay Graciela. Bakit? Nareklamo? At hahayaan mo magpataya ng mag-ama? Eh, yun naman talaga ang plano ko eh. Papatay ng anak ang sarili niyang ama. Yun ang pinakamatinding ganti ko kay Fabio sa lahat ng ginawa niya sa akin. Kinamumuhian siya ang sarili niyang pamilya. At walang ibang gugustuhin kundi makita siyang patay. O di ba magandang plano? Mas tinuring pa siyang anak. Papa, pati yung pinakamamahal kong babae, inagaw niya. Inagaw sa'yo lahat ni Fabio? Anong tawag mo sa akin? Anong tawag mo sa anak mo? Sinabi ko na nga ba eh? Pinakasalan mo ako dahil mahal mo ko. Kaya ako laging tinatanong sa'yo kung mahal mo ko. Dali ba ang nararamdaman ko, Alessandro? Bakit hanggang ngayon si Graciela pa rin ang mahal mo? Bakit mo ginagawa ang lahat ng to? Wala akong utang na pinalalagpas. Marami pang utang si Fabio na kailangan pagbayaran. Para sa ano? Don't you realize it, Alessandro? Patay na si Graciela! Patay na siya! Malalaman ko ng papa! Subukan mong paalam kahit kanino tong plano ko.
alam mo kung anong kaya kong gawin. Alam mo. Saan? Eh, ano pa ba ang trabaho mo bukod doon sa kumpanya ninyo? Ayun na naman tayo, Giuseppe. Oy, may ebidensya ako. Ebidensya? Ano? Akala ko patay ka na. Gusto ko malaman kung anong kinamatay ni Graciela. Isa siya sa mga namatay sa pagpapasabog sa Macau. Nang inotopsi ang katawan niya, may nakita silang isang bala. Yun daw ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Tinamaan daw siya ng ligaw na bala na magkagulo. Ilang taon na ang lumipas. Pero hanggang ngayon,
Hindi pa nahuli ang pumatay sa kanya. Sino yung kasama niyang bata dun sa litrato sa loob? Anak ni Graciela. Kung inaakala na sa iyong bata, nagkakamali ka. Matapos ang inyong relasyon, si Graciela nagpunta sa London. 3 taon siyang tumira doon. Pagbalik niya rito, dala na niya ang bata. Nagkarelasyon doon si Graciela sa isang sundalong British. Pero namatay din bago pa namin siya nakilala. 6 na buwan na si Graciela sa London nung sinabi niya sa amin na siya'y buntis. Kaya imposibleng sa'yo ang bata. Pasensya ka na kung nang huling tumawag ka, hindi ko binigay sa'yo ang numero ni Graciela. Yung kasi ang bilin niya sa akin. Gusto na niya na maputo lang kahit na anong namagitan sa inyong dalawa. Sinasabi ko ito sa'yo dahil patay na siya. Matagal na kita sinusundan. Oh, tingnan mo. Saan mo nakuha video na to? Saan pa? Eh di hinak ko yung security system ng restaurant at condo. Ang problema lang, walang camera sa loob ng condo kaya hindi na kita nasundan dun. Tsaka, ba't ka dugaan nun? Anong nangyari sa'yo? Tsaka sino yung 4 na parati mong kasama? Joseph, sasabihin ko sa'yo yung totoo. Pero mangako ka sa akin. Walang ibang makakaalam, wala kang pagsasabihan. Bakit? Ano kasalanan mo? Nakapatay ka ba? Ha? Kidnapper ka ba? Drug dealer? Ano? Sandali! Oh, sige. Totoo yung sinasabi ni Pamela. Siya yung hinahawakan kong kaso ngayon. Ha? Ang galing mo talaga. Idol talaga kita. Something. So, pwede na ba ako maging kick side mo? Hindi ka pwede. Delikado ginagawa namin. Hindi laro-laro yung ginagawa namin. Hindi ka pa ba nagagalingan sa akin, ha? Nasundan kita. Secret agent ka, di ba? Tsaka ang gagawin ko lang naman, is i-hack ko yung mga security system na pupuntahan ninyo. Sabagay, magaling ka. Yeah. Sige. Payag ako, pero hindi ka pwede sumama sa amin. Kasi kapag nalaman nila may ibang nakakaalam, pwede ka nilang patayin. Oh. Anong balita? Hindi ko siya anak. Masa ka, ano? Akala ko ako lang ang minahal ni Graciela. Meron pa palang iba. Ikaw kasi. Di ba pinagpalit mo siya sa tungkulin mo? Tapos ngayon, angal-angal ka dyan. Hindi ko kayang kalabanin ang anak ng isang taong naging importante sa akin. Paano yun? Di ba siya yung tumutugi sa'yo? Kapag hindi ka lumaban, ikaw naman yung mapapahama. Basta kailangan makausap ko siya. Oh, huwag mo na siyang kausapin. Kailangan makausap ko siya. Mapapahama ka lang. Kahit mapahamak pa ako. Sa gitna ng gulo at panganib, ang galit sa puso ko'y napapawi. Pag umuwig sa isip, ang iyong mukhang tulad ng langit, puno ng pag-ibig.
sa'yo. Sorry. Oh, okay lang. Hindi mo kailangan humingi ng sorry. Pasensya ka. Hindi, pareho naman tayo nabigla eh. Okay lang. Sige, gagawin pa ako sa'yo. Sana'y di maihit ng hawi na. Ora, ping ano, patis. Po, sir. Kuya, alam na rin Kuya Giuseppe, no? Ano? Alam rin niya? Wala na, kailangan mong maging tahimik. Baka marinig ka ni Lola. Ano bang pinagbubulungan ninyo? Ah, wala po. Kinukwento lang po sa akin ni Kuya Giancarlo tungkol sa mama niya. Ang bait-bait pala ng mama ni Kuya Giancarlo eh. Pati yung papa niya. Kaya pala ang bait-bait ni Kuya Giancarlo. Matagal lang patay ang papa ni Giancarlo. Maaga kasi siyang kinuha ng ganyang trabaho. Isang sandalong British ang papa niya. Kaya pala konti lang yung pictures niyo dito sa bahay niyo. Masyadong mabilis sa mga pangyayari. Bago namin siya lubos na makilala, namatay na siya. Sabi ni Graciela, namatay daw sa gyera. Yun lang naman ang sinabi niya sa akin. Malamang, kay Giancarlo marami siyang naikwento. Bakit? Pwede ko ba kayong makausap? Tungkol saan? May itatanong lang po ako tungkol kay Fabio. Anong gusto mong malaman, Carmen? Anong gusto mong itanong kay Papa? Wala. Gusto ko lang malaman kung may lead na yung kaso. Dadala ko na lang po yung papeles sa opisina ninyo. Okay, pasensya na po. Ay po. Mukhang busy ka ata. Kailangan ko lang po talaga si kaswentong transaction eh. Medyo masailan po yung kliyente. Buti hindi ka nahihirapang pagsabay ng pagiging agent mo at ang pag-aasikaso sa negosyo ninyo. Alam mo, parehong-pareho kayo ng mama mo. Workaholic. Ayun po, kailangan. Teka, ano na nga palang balita sa kaso ni Palos? Hindi pa po namin nahuhuli. Ano ba ang orders ni Alessandro? Kailangan po siya ibalik ng buhay. Ngayon ang balak mo ngayon, Fabio. Wala kang pinangahawakang katibayan para mga patunayan sa kanila na wala ka talagang kasalanan. Wala ka talagang ibang gusto kundi mahuli siya, no? Para sa mga ama mo. Kung makakaharap kayo ni Palos, papatayin mo ba siya? Kailangan makausap ko si Giancarlo. Pero abot lang itong galit sa'yo nung bata. Kahit na makita mo siya, hindi mo siya malalapitan. Siya ang palalapitin ko. Kaharap na po kami. Hindi ko siya pinatay. Natutuwa ako, Giancarlo, na nahanap mo sa puso mo na patawarin siya. Hindi ko po siya pinatay dahil yun po yung gusto ng Nepso. Pero hindi ko siya mapapatawad kahit kailan. Pagdasal niya na hindi mo kukusan ng tas namin na. Dahil kapag nahuli ko siya, babayad siya sa ginawa niya sa mama ko.